marami na tayo. Aabutin natin ang 500,000. Pag inabot natin ang 500,000, may bago na tayong Pangulo. Ayon na kay Pangulong pangarap yan. Ang ating Pangulo, alam ko ninyo na pag nangako, sasabihin 20 pesos ang bigas, sasabihin hindi natin kaya yan, pangarap lang. Ang ating Pangulo, hindi niya maintindihan na yung pangarap ng mga Pilipino at pangako nila, kaya sila binoto dahil pinangakuan nila, tinapatan nila yung pangarap ng mga Pilipino. Pero ayon sa administrasyon ni Marcos, ang pangako ay nangangahulugan na hindi matutupad. Sanay na sanay. Mga kapatid, ngayon lang po, kanina, pabita na naman ang ating Pangulong Marcos. Bakit? Pinakakalat nila kasabwat ni Tunying. Huwag po kayong maniwala na bumaligtad na si Tunying. Pinababangulang ni Tunying. Pinababangulang ang pangalan ni Marcos. Bakit? Ayan po, katulad niyan. Ang usapan po ngayon, ayon kay Tunying, hindi na po, inatras na po ang impeachment para kay Bibi Sara. Dapat ba tayong matawa? Yeah! Wala nga kayong may isang pangreklamo. Matagal yun ang pinasabi, yung tungkol sa confidential part, wala naman talaga kayong may kaso. Bakit? Dahil ang mga Duterte ay hindi magnanakaw. Ang Duterte naglingkod ng 6 taon. Ombudsman na nagsabi na walang kaso. Ito po, ang nakakatawa, sinabi ni Bibi Sara, way back noong nagsimula po sila dito sa investigasyon na to, ano sinabi ni Bibi Sara? Ang ginagawa ng Kongreso ay fishing expedition. Bakit? Wala silang kaso, kukuha lang sila ng may kakaso habang naghihiring. Totoo po ba yun? Totoo. Bakit? Kung may kaso sila, dapat sinampala yung kaso sa pagnanakaw. Dalawa po ang pwedeng ikaso sa pagnanakaw. Yung Corrupt and Corruption at saka plunder. Meron po bang kasong plunder at Corrupt and Corruption? Wala! Ano ang balak nilang ikaso kay Bibi Sara? Gawa-gawa! Anti-terror law, anti-terror act. Paano magiging terorista ang binoto ng 32 milyon na katao? Correct! Kailan lang nagsalita si Bibi Sara na ipapapatay niya si Marcos? Ilang araw pa lang, wala pang 1 linggo. Pero may kakasuhan na agad. Pinasabihin na agad sa NBI. Ano ibig sabihin? Nakakuha sila ng ikakaso dahil sa kanilang ginagawang investigasyon. Pero yung iniimbestiga nila na confidential fund, may kaso na ba? Wala. Walang kasong pagnanakaw. So malinaw na ito po ay fishing expedition. Naghihintay sila na may masabi ang mga Duterte. Naghihintay sila, imbitahin ang Duterte. Pag may nasabi, kakasuhan nila. May nasabi pa yung mga Duterte? Meron. Bakit nagsalita si Bibi Sara? Kapag siya namatay, may kinausap na siya maghihiganti. Kasi may banta sa kanyang buhay. Diba? Bakit niyo siya itidimanda sa sinabi niya na pinagtatanggol niya lang ang kanyang buhay kung siya ay mamamatay? Tsaka lang kilala na po namin kung sino po ang hinayr. Kaya pala takot na takot ang Malacanyan. Ang kinausap ni Bibi Sara ay si John Wick. Takot na takot. Impeachment. Aatras daw ni Marcos.
Bida, pabida na naman si Marcos. Wala naman kayong kinakaso, ano yung atras nyo? Matatakot. Wala naman kayong pwedeng ikaso kay Bibi Sara. Ano ang iatras ng kaso? Alam nila, wala. Pinaglulukol ninyo ang mga tao. Nagpapabangulan kayo, hindi na kami magpapabudol. Kasuhan nyo si Bibi Sara nang mapahiya kayo sa mundo. Nanonood sa atin, ang nagaganap ngayon ay pinanunood ng buong mundo. Mukhang tanga ang mga taga-Malacañan, mukhang tanga ang mga taga-Kongreso. Dahil wala naman silang iniimbestigahan. Ano ba ang ninakaw ng mga Duterte? Wala! Meron! Ang ninakaw ng mga Duterte ay ang mga puso ng mamamayang Pilipino. Hindi mo na makukuha yan. Habang buhay na. Duterte! Duterte! Nariyan po yung mga taga-media. Nariyan ba yung media? Wala? Nanood kami. May pinanood ako tayo ng taga-Channel 7. Kami nakikiusap sa inyo na pumarehas kayo. Meron kayong inaaras dito. Ayaw na magpakuha ng video. Kinukunan nyo pa, pinagtatawanan nyo. Pag ayaw kong magpakuha ng video, huwag niyong kunan. Makapakalamukha dyan. Okay. Mga kapatid, suportahan po natin ang pamilyang Duterte. Sabi po, marami kami mga viewers nagsasabi, Batong, konti lang naman tayo. Tsaka na kami pupunta pag dumami na. Pag milyon na. Mami, moment ko muna to. Sabi po ng mga viewers namin, tsaka na kami pupunta dyan pag milyon na. Ang sabi ko naman, kahit konti lang tayo, mas masarap dito dahil na ipapahayag natin yung saloobin natin. Di po ba? Ngayon pang gabi ito, mapapabagsak na natin ang gobyerno ni Marcos. Hindi po. Maaaring hindi pa. Kulang pa eh. Nananawagan pa tayo eh. Di ba? Pero, mahagi na po kami ng kasaysayan na to. May mga nakausap po ako rito. Taga Edsawan. Tinanong ko, milyon na ba kayo agad doon nagsimula? Hindi. Nagsimula sila sa 100. Ito po. Naklase po ni Enrique. Ayan, mamulto muna ito. Nagsimula sila, 100, 200, umabot ng milyon. Tayo, pang ilang araw pa lang natin ito, libo-libo na ang narito. Maraming salamat po. 2, 3, 4!